Kabanata 12:34. Relax. Haharapin mo ba ito? Hindi napigilan ni Jasmine na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Medyo napakawalang muwang mo. Alam mo ba kung gaano kakilakilabot ang pamilya Fan at pamilyang Lee? Huwag mong isipin na mahusay ka kung ikaw magkaroon ng pera. Ngayon, kung talagang malulutas ng pera ang mga bagay na ito, hindi ko na kailangang gawin ito. Oo, Cyrus, ang lakas ng pamilya ng Fan ay talagang nakakatakot. Tila medyo nag-aalala rin si Margo at sinabi kay Cyrus. Pagkatapos ng lahat, si Margo ay nasa tabi din ni Jasmine sa mahabang panahon, kaya't si Margo ay nagkaroon din ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng pamilyang Fan. Hindi mahalaga. Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Dalhin mo ako sa bahay ng Fan, kakausapin ko ng personal ang pinuno ng pamilya ng Fan, at hayaan siyang kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Margo at ng pamilya Lee. Sino ka sa tingin mo? Kung hihilingin mo sa padre de pamilya ng Fan na kanselahin siya, kakanselahin niya ito, tama. Kung dumaan ka ngayon, nagpapadala ka ng kamatayan. Mabilis na sinabi ni Jasmine kay Cyrus. Mayroon man akong kakayahan o wala ay negosyo ko, kailangan mo lang gawin ang gusto ko ngayon. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Jasmine. Tumingin si Jasmine kay Cyrus at nag-alinlangan sandali, alam niya sa kanyang puso na kung talagang susundan siya ni Cyrus sa bahay ni Fan, siguradong dead end ito. Ngunit kung namatay si Cyrus, ito ay isang magandang bagay para kay Jasmine. Kung tutuusin, hanggat namatay si Cyrus, mapapangasawa lamang ni Margo ang pamilyang Lee, na parang pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato para kay Jasmine. Hindi lamang nito maaaring hayaan si Margo na pakasalan ang pamilyang Lee, ngunit maalis din ang sakit sa puso ni Cyrus. Kaya tumingin si Jasmine kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Gusto mo ba talagang pumunta sa bahay ni Fan kasama ko?" "Siyempre pupunta ako." Tumango si Cyrus. Cyrus, ang pamilya ng Fan ay nasa mundo ng martial arts. Marami silang martial arts masters. Kung pupunta ka, ito ay napakadelikado. Nagmamadaling sinabi ni Margo kay Cyrus. At bahagyang sinulyapan ni Cyrus si Margo, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Para sa iyo, gaano man ito kapanganib, pupunta ako." Naiintindihan ni Cyrus na ang tanging paraan ngayon ay hilingin sa pamilyang Fan na kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Sa kasong ito, hindi iuulat ng pamilyang Fan ang pagbawi ni Margo, at maramdaman din ng pamilyang Lee na ito ang pinili ng pamilyang Fan, kaya hindi sila pupunta upang iulat ang pagbawi ni Margo. Ito ang pinakamahusay na paraan sa ngayon. Tiningnan ni Jasmine ang posisyon ni Cyrus, at natural na mayroon siyang sariling maliit na abacus sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, mahina niyang sinabi. Kung direkta mong hihilingin sa pamilya ng Fan na kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Tiyak na imposible, ngunit kung maaari kang magpakita ng ilang mga kasanayan upang mapabilib ang pamilya ng Fan, maaaring magbago ang isip ng pamilyang Fan. Alam kong may background ka, kaya mas mabuting maging ganito. Ilang araw na lang, birthday banquet na ng padre de pamilya ng Fan. Kapag dumating ang oras na iyon, dadalhin kita ni Margo doon. Maganda ang ugali mo, tapos may sasabihin akong maganda sa iyo. This one things might turn around. Malinaw na sinasadya ni Jasmine na nagpapanggap na isang mabuting tao, paano niya matutulungan si Cyrus na magsabi ng magagandang bagay? Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na ang pamilya ng Fan ay direktang patayin si Cyrus. Gawin mo ang kahit anong gusto mo, dapat kung hayaan ang Fan family na kanselahin ang engagement na ito. Bahagyang tumugon si Cyrus kay Jasmine. Kung ito ay maaaring maging tulad nito, ito ay natural na ang pinakamahusay na.
hindi maiwasang mapangiti ni Jasmine sa kanyang puso. Kailan magsisimula ang birthday banquet? Tanong ni Cyrus kay Jasmine. Makalipas ang 7 araw, sa Quezon City ng China. Mabilis na sumagot si Jasmine. Alam ko, pagkatapos ay isasama ko si Margo. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Jasmine. Hindi ka ba sasama sa akin? Natigilan sandali si Jasmine, at nagtanong sa tonong naguguluhan. May gagawin ako bago ako pumunta sa bahay ni Fan. Bahagyang tumugon si Cyrus kay Jasmine, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Margo, "Margo, umalis na tayo." Saglit na natigilan si Margo, at mabilis na sinabi kay Jasmine, "Ngayon, maaari mo bang ibigay sa akin ang aking pasaporte at ang aking mobile phone?" "Sige." Pinlano na ngayon ni Jasmine kung paano haharapin si Cyrus, kaya walang kabuluhan na itago ang mobile phone at passport ni Margo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa harap ng kabinet, kinuha ang mobile phone at passport ni Margo, at ibinalik sa kanila. Kay Margo, Margo. Matapos makuha ni Margo ang mga bagay na ito, direktang sinundan niya si Cyrus at umalis sa villa. At tumingin si Jasmine sa likod ni Cyrus, isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, naramdaman ni Jasmine na talagang isang magandang bagay na si Cyrus ay hindi pumunta sa bahay ni Fan kasama niya. At least kaya niyang ayusin ang lahat ng maaga. Sa oras na iyon, si Cyrus ang magiging pagong sa urn, at ang kanyang plano ay maaaring magpatuloy ng normal. "Cyrus, ito ang itinapon mo sa lambat, maghintay ka lang." Hindi napigilan ni Jasmine na mapamura, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang tumawag. Pagkatapos umalis ni Margo sa Forza Manor kasama si Cyrus, tinanong niya si Cyrus na may pag-aalalang ekspresyon, "Cyrus, balak mo ba talagang pumunta sa bahay ni Fan?" "Of course I'm going. Kung hindi mo na-solve ang lahat ng mga bagay na ito, dapat hindi ka mapakali, di ba?" Nakangiting sabi ni Cyrus kay Margo. "Pero nag-aalala talaga ako sa'yo. Minsan nabalitaan ko na ang pamilya ng Fan ay isang martial arts family. Lahat sila ay napakakapangyarihan. Paano kung hindi sila pumayag na kasama kita?" Sabi ni Margo na nakakunot ang noo. "Paano ang mundo ng martial arts?" Bahagyang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Huwag kalimutan, ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Paano kung ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo?" Walang magawang tumugon si Margo, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Walang pakialam ang mga mandirigma kung ikaw ang pinakamayamang tao o hindi, sa kanilang paningin, lakas ang mahalaga. Warrior din ako." Tumingin si Cyrus kay Margo at sinabi, "Warrior ka rin." Ang mga mata ni Margo ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. "Oo, isa rin akong martial artist, kaya wala kang dapat ipag-alala." Ngumiti si Cyrus. "Kung gayon saan ka susunod na pupunta?" Tumingin si Margo kay Cyrus at nagtanong, "First time ko sa New York. Ang tagal nating hindi nagsasama. Magiging masaya ako sa New York nitong mga ilang araw." Nakangiting sabi ni Cyrus. "Gaano katagal na? Nasa mood ka pa bang maglaro?" Natahimik si Margo matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. "Anyway, may ilang araw pa bago ako pumunta sa Quezon City. Wala akong ibang magawa ngayon, kaya magpahinga na lang ako." Mahinang sabi ni Cyrus. Kabanata 1235. Pagbabalik sa China. Bagamat labis na nag-aalala si Margo kay Cyrus sa kanyang puso, alam din niyang wala talagang magagawa ang dalawa, kaya pumayag siya sa opinyon ni Cyrus. Si Margo ay nanirahan sa New York sa loob ng mahabang panahon,
at mayroon pa rin siyang napakahusay na pag-unawa sa sitwasyon sa Estados Unidos. Sa sumunod na pagkakataon, dinala ni Margo si Cyrus upang magsaya sa Estados Unidos. Ito rin ang unang pagkakataon na magkasamang naglakbay sina Cyrus at Margo mula nang magkasama sila. Napakasaya nina Cyrus at Margo sa mga araw na ito. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng maraming bagay, sa wakas ay makakapag-relax na sila. Ngunit palaging nag-aalala si Margo sa pamilya ng fan. Talagang hindi mahalaga. Sa isang pamilyang fan lang, hindi ito isinasapuso ni Cyrus. Dinala ni Margo si Cyrus sa Las Vegas, pagkatapos ay nanood ng Statue of Liberty, at sa wakas ay nanood ng NBA basketball game. Ang mga bagay na ito ang palaging gustong gawin ni Cyrus, ngunit sa oras na iyon si Cyrus ay isang mahirap na titi lamang. Sa karamihan, naisip niya ito, imposibleng makamit, ngunit ngayon ay napakadaling makamit ni Cyrus ang mga bagay na ito. Pagnanais. Pagkatapos mag-ikot-ikot sina Cyrus at Margo sa Estados Unidos, diretso silang lumipad pabalik sa Solbury City. Ngayon ay nabawi na ni Margo ang kanyang alaala, kaya malamang na marami siyang kaibigan na gustong makita siya, kaya humiwalay siya kay Cyrus pagkarating sa lungsod ng Solbury. At pinili ni Cyrus na pumunta sa tahanan ni Kenny. Kahit na si Cyrus ay palaging walang malasakit sa ibabaw, ngunit alam din ni Cyrus na ang lakas ng pamilya Fan at pamilya Lee ay hindi simple, kaya kailangan pa rin niyang maging ganap na handa. Nang makita ni Cyrus si Kenny, nakita niyang nagsusulat si Kenny, kaya lumakad siya. Nagsusulat ka pa rin ba ng calligraphy? Nakangiting tanong ni Cyrus kay Kenny. Lumingon si Kenny at sumulyap kay Cyrus, pagkatapos ay mahinang nagtanong, tingnan mo ang sinulat ko. Okay, wala akong makita. Walang alam si Cyrus tungkol sa calligraphy, kaya diretso siyang sumagot. Haha. Bahagyang ngumiti si Kenny, pagkatapos ay ibinaba ang brush sa kanyang kamay at tinanong si Cyrus, sabihin mo sa akin, ano ang problema ko sa pagkakataong ito? Paano mo nalaman na may negosyo ako sa'yo? Tanong ni Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. Kung okay ka lang, hindi mo ako iisipin. Pinaikit ni Kenny ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Totoo yan. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. May gagawin ako dito, kaya hindi ako magsasalita ng kalokohan sa iyo. Hindi mo pa hinihiram si Shendan sa iyong kamay, bigyan mo pa ako ng ilan, gagamitin ko ito. Panipi. Medyo malaki ang side effects ng paghiram kay Shendan. Huwag mong kainin kapag nanganganib ang buhay mo. Dapat may tatlo ka pa sa kamay mo, tama na. Napakakalmang sabi ni Kenny. This time siguro kulang na lang, mas malakas ang kalaban ko this time. Walang magawang sabi ni Cyrus. WHO. Tumingin si Kenny kay Cyrus at nagtanong. Kilala mo ba ang pamilya ng fan sa Quezon City? Mahinang tanong ni Cyrus. Fan family. Hindi napigilan ni Kenny na matawa pagkatapos marinig ito. At pagkatapos ay mahinang sinabi, ang pamilya ng fan ay maaaring ituring bilang isang medyo sikat na pamilya ng martial arts sa ating China. Mayroon ka bang salungatan sa pamilya ng fan? Hindi ito dapat maging kontradiksyon. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi ni Cyrus kay Kenny ang lahat tungkol kay Margo. Matapos pakinggan ang mga salita ni Cyrus, mahinang sinabi ni Kenny. Ang pamilya ng fan at ang pamilyang Lee ay talagang hindi madaling guluhin, ngunit kung makikilala mo ang mga tao mula sa dalawang malalaking pamilyang ito, hindi mo kailangang humiram ng mahika. Feels talaga. Bakit? Tanong ni Cyrus sa tonong naguguluhan. Remember the jade pendant na binigay ko sa'yo last time? Mahinang tanong ni Kenny. Tandaan. Mabilis na inilabas ni Cyrus ang jade pendant, at pagkatapos ay nagpatuloy. Palagi kong dala itong jade pendant,
ngunit hindi ko pa ito nagamit, at hindi ko alam kung madali itong gamitin o hindi. Kapag nakita mo ang pamilya Lee at ang pamilya ng fan, kunin ang jade pendant na ito, at malalaman nila ang iyong pagkakakilanlan, at hindi sila dapat manggahas na patuloy na ipahiya ka. Walang ekspresyong sinabi ni Kenny kay Cyrus. Matapos marinig ang pangungusap na ito, nag-alinlangan ang mga mata ni Cyrus, at sumimangot siya at sinabing, "Matanda, hindi mo ba ako niloloko? Ganyan ba talaga kabisa ang iyong jade pendant? Matagal na tayong magkakilala, nagsinungaling ba ako sayo?" Walang pakialam na sumagot si Kenny, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang jade pendant na ito ay personal kong pag-aari. Ang pagkakita sa jade pendant ay katumbas ng pagkakita sa akin ng personal. Dapat din akong bigyan ng pamilya Fan at pamilya Lee ng manipis na pansit. Ang kanilang apprentice ay nagpakasal sa mga ina po ng kanilang fan family, na isa ring karangalan para sa kanilang fan family. Paano ka magyayabang ng ganyan? Kung may hindi magbibigay ng mukha sa'yo, hindi ba ako mapapahamak?" Kumunat ang noo ni Cyrus at sinabi kay Kenny, "Kung hindi nila ako bibigyan ng mukha, wala akong gagawin, ngunit kung maglakas loob silang patayin ang aking apprentice, tutulungan kitang makaganti." Kinausap ni Kenny si Cyrus ng napakatahimik. Matapos marinig ang mga salita ni Kenny, napatulala si Cyrus at walang magawa, "Pwede bang itigil mo na ang pagbibiro tungkol sa buhay ko? Kung mamamatay talaga ako, magiging maayos ka. Paano kung gusto mo akong ipaghiganti? Patay na ako, kailangan mo pa para humiram ng ilang magic pills para sa akin, o mas praktikal ang bagay na iyon. Tatlong hiram na table tas na ang limitasyon mo. Kung itutuloy mo ang pag-inom ng mga hiram na tableta, mamamatay ka dahil sira ang iyong mga kalamnan." Mahinang sabi ni Kenny kay Cyrus. Napakurap si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Kenny, at pagkatapos ay tinanong si Kenny ng nakangiti, "Kung gayon, mayroon ka bang ibang kayamanan sa iyong mga kamay?" "Wala nang natira." Marahan na umiling si Kenny, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Ang iyong kamakailang pagsasanay sa martial arts ay hindi gumawa ng malaking pag-unlad. Hindi ka ba nagsasanay ng mahabang panahon?" "I have so many things to do every day, how can I have time to practice?" Walang magawang sagot ni Cyrus. "Kahit anong oras pa, martial arts ang kapital para sa iyong kaligtasan, kaya kahit anong mangyari, hindi mo mabitawan ang martial arts cultivation. Ang pera ay bagay sa labas ng iyong katawan, ngunit ang martial arts ay sa iyo." Seryosong sabi ni Kenny kay Cyrus. "Alam ko, magsasanay ako ng masigasig pagkatapos kong harapin ang mga bagay na ito." Sumagot si Cyrus na may nahihiyang ekspresyon, pagkatapos ay tumingin kay Kenny at nagtanong, "May kulang ka ba kamakailan? Kailangan mo ba akong gumawa ng isang bagay para sa iyo?" "Kulang sa pera." Mahinang sabi ni Kenny. "Kung ganoon mauna na ako." Kinawayan ni Cyrus ang kanyang kamay kay Kenny, pagkatapos ay dir-diretsyong tumakbo palabas ng bakuran. Kabanata 1236. "Hindi ka magagalit ha." Nakipagkita si Margo sa kanyang mga dating kaibigan sa Solbury City. Kung tutuusin, matagal nang nawala si Margo, at marami pa rin ang nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Margo. Pagkatapos makipagkita sa mga kaibigan, nag-atubili si Margo ng mahabang panahon, at sa wakas ay ibinalik si Cyrus sa pamilya Suarez, at pagkatapos ay nakipagkita sa pamilyang Suarez. Bagamat napakaraming bagay ang nangyari sa panahong ito, sa wakas ay pinili ni Margo na patawarin ang mga taong ito sa pamilyang Suarez. Dahil alam ni Margo sa kanyang puso na ang pamilya Suarez ay isang piraso lamang ng chess sa mga kamay ni Jasmine. Ang pamilyang Suarez ay maaari pa ring ituring bilang isang malaking pamilya sa Solbury City, ngunit sa mga mata ni Jasmine, ito ay sadyang nakakaawa.
Nang magbanta sila Jasmine, ang pamilyang Suarez ay walang kakayahang lumaban. Makalipas ang dalawang araw, direktang nagmaneho sina Cyrus at Margo sa direksyon ng Quezon City. Ang Quezon City ay matatagpuan sa Liaoyuan Province, na hindi masyadong malayo sa Canon Province. Kaya hindi pinili ni na Cyrus at Margo na sumakay ng eroplano, ngunit nagpa siya na magmaneho doon ng direkta. Sa katunayan, sa mata ng mga ordinaryong tao, ang lungsod ng Quezon ay isang maliit na lungsod lamang. Hindi maunlad ang ekonomiya nito, at hindi masyadong maganda ang lokasyong geographical nito. Ngunit sa katunayan, sa mata ng mga mandirigma, sikat pa rin ang lungsod ng Quezon, dahil ang Quezon City ay mayroong maraming mga martial arts na pamilya. Ang malalaking pamilyang ito ay kadalasang napakababa. Ngunit kung iimbestigahan mong mabuti, malalaman mong ito ay maaaring isang ordinaryong maliit na pamilya lamang sa Quezon City, at ang enerhiya sa likod nito ay napaka nakakatakot at nakakamangha. Kinokontrol din ng mga martial arts na pamilyang ito sa Quezon City ang maraming kumpanya, ngunit hindi alam ng mga tagalabas ang mga bagay na ito. Matapos malaman ni Jonathan na pupunta si Cyrus sa Quezon City, direktang naghanda siya ng Mercedes-Benz para kay Cyrus. Ang kotse ay napakakomportable at angkop para sa mataas na bilis ng pagmamaneho. Tahimik na pinaandar ni Cyrus ang kotse, habang si Margo ay nakaupo sa co-pilot. Ang kotseng ito ay isang convertible na sports car. Hindi masama ang panahon ngayon. Umiihip ang simoy ng hangin, na nagpapagaan ng pakiramdam ng mga tao. Sa oras na ito, tila nakalimutan na ni Margo ang tungkol sa pamilya ng fan, at tumingin sa tanawin sa labas habang naghuham ng kanta. Walang kamalay-malay na ibinaling ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Margo, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. "Bakit ka nakangiti sa akin?" Lumingon si Margo at tinitigan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. "Nararamdaman ko lang na parang panaginip lang ang lahat. Noong umalis ka sa Solbury City, naisip ko pa nga na baka hindi nakita makita sa buhay ko." Mahinang paliwanag ni Cyrus. "HMPH, sino ba ang nagsinungaling sa akin noong una?" Nagpout si Margo at sumagot. "Hindi kita kilala noon, at wala akong nararamdaman para sa iyo, at ang kondisyon ng pagmamana ng mana ay hindi ko may problem sa iyo ang aking pagkatao, at walang paraan na maitago ko ito mula sa iyo." Walang magawang paliwanag ni Cyrus. At nag-alinlangan si Margo matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus, "Kung gayon, kailan ka nahulog sa akin? Kailan ba ako nine love sa'yo?" Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Margo. At pagkatapos ay sinabing nakangiti, "Hindi ko alam kung kailan ako nahulog sa iyo, ngunit kapag kaharap ang pamilya Wang, malinaw na alam kong nagsinungaling ako sa iyo. Ikaw, at nagawa mo pa akong tulungan. Simula noon, alam kong asawa kita, at hinding-hindi ako magpapakasal sa kahit na sino maliban sa iyo sa buhay ko." "Sino ang magpapakasal sa iyo?" Tila medyo nahihiya si Margo matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at sinabing namumula ang mukha. "Di ba sabi mo noon hindi mo ako papakasalan?" Nakangiting sabi ni Cyrus. "Hindi ko sinabi iyon." Hindi man lang inisip ni Margo, at mabilis na sumagot. "Ngunit noong nasa Estados Unidos ako, narinig kong sinabi mo ito kay Jasmine gamit ang sarili kong tenga." Nakangiting sabi ni Cyrus. "Mali ang narinig mo, hindi ko sinabi ito, at kahit na sinabi ko, nagsisinungaling ako kay Jasmine. Hindi pa ako nagdesisyon kung papakasalan kita o hindi." Itinuro ni Margo si Cyrus na may maliit na bibig. "Kung ayaw mong pakasalan ako, bakit ako pupunta sa bahay ni Fan? Balik na tayo." Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali.
at tumingin si Margo kay Cyrus at nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay mahinang sinabi. Siya nga pala, Cyrus, masasabi ko sa iyo na marami kang nakilalang magagandang dalaga habang ako ay pumunta sa Estados Unidos, may nagawa ka na ba? Sorry sa business ko. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Margo, ang buong tao ay natigilan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo kinakabahan, dahil hindi niya inaasahan na si Margo ay magsasalita tungkol sa bagay na ito. Paano ako makakagawa ng mali sa iyo? Bagamat ayaw ni Cyrus na magsinungaling kay Margo, pakiramdam niya ay may mga bagay na hindi niya masabi kay Margo, dahil alam niya ang karakter ni Margo. Kung alam ni Margo ang tungkol sa relasyon nila ni Luo Qiu Wang Yao Yao, tinatayang lahat ng pagsisikap na ginawa ni Cyrus noon ay walang kabuluhan. Ikaw ang may kasalanan. Tumingin si Margo kay Cyrus at sinabi, saan ako nagkasala? Wala akong ginawa para mag-sorry sa'yo. Ayaw ni Cyrus na direktang sumagot. At pumikit si Margo pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, sa totoo lang, Cyrus, kahit na may ginawa kang isang bagay na saktan ako, hindi ko iyon isapuso, pagkatapos ng lahat, iniwan kita noon. Ito ay naiintindihan, na matagal mo nang hindi nilalabanan ang tukso ng mga babaeng iyon, at napakayaman mo. Talaga. Matapos marinig ito, excited na tinanong ni Cyrus si Margo. Okay Cyrus, ano ba talagang ginawa mo para mag-sorry sa akin? May nakita kang ilang babae sa likod ko, tell me. Sinigawan ni Margo si Cyrus na may malalaking tubig na mga mata. Si Cyrus ay hindi nakaimik nang tumingin siya kay Margo sa tabi niya, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napaka-helpless. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngayon lang niya nalaman na routine na ni Margo. Wala naman talaga akong ginawa para mag-sorry sa'yo. Kung may ibang babae talaga akong na-in-love, bakit ako mag-i-effort para makasama ka? Walang magawang sinabi ni Cyrus kay Margo. Margo, ikaw lang ang babae sa puso ko, at ang tanging taong gusto kong pakasalan ay ikaw. Nagpatuloy si Cyrus sa pagsasalita matapos makitang hindi nagsasalita si Margo. Cyrus. Gayunpaman, sa oras na ito, si Margo ay nakaupo roon nang hindi gumagalaw, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila kinakabahan. Margo, hindi ka talaga magagalit, hindi ba? Naramdaman ni Cyrus na may mali kay Margo at mabilis na nagtanong. Kabanata 1237. May mga bug. Margo, wala talaga akong ginawang masama sa iyo, kailangan mong maniwala sa akin. Nalaman ni Cyrus na ang ekspresyon sa mukha ni Margo ay hindi pangkaraniwang pangit, at nagpaliwanag na may napakakabang ekspresyon. Cyrus. Sumigaw si Margo na may nanginginig na boses. Margo, ano ang nangyayari sa iyo? Nang makitang mali ang ekspresyon ni Margo, mabilis na nagtanong si Cyrus. May bug sa akin. Sabi ni Margo na may nanginginig na boses. Insekto. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan ng marinig niya ang mga salitang ito, pagkatapos ay tumango at sumulyap, at nalaman na mayroon talagang uod na nakahiga sa makatarungang dibdib ni Margo. Cyrus, bilisin mo at dalhin mo sa akin ang bug na ito, takot na takot ako. Ang pinakakinatakutan ni Margo ay mga bug, kaya nanginginig siya sa takot sa oras na ito, at hindi siya nang ahas na gumalaw. Ngayon lang, mas mabilis ang pagmamaneho ng sasakyan ni Cyrus, at ito ay convertible, kaya normal lang na lumipad ang mga bug. Hindi ba surut lang? Takot ka ba sa ganito? Nakangiting sagot ni Cyrus, at saka inabot ang kamay para tanggalin ang bug. Ngunit sa mga sandaling ito, tila naramdaman ng uod ang kamay ni Cyrus, kaya diretso siyang nag-drill sa damit ni Margo. Si Margo ay nakasuot ng puting masikip na damit ngayon.
Bagamat ang palda ay hindi isang mababang disenyo, madaling makapasok ang mga bug sa dibdib ni Margo. Lalong sumigaw si Margo pagkatapos makitang pumasok ang mga surot, at natigilan si Cyrus. Cyrus, bakit ka nakatayo dyan? Bilisin mo at alisin mo ang surot, gumigapang sa akin. Tuwang-tuwang sigaw ni Margo kay Cyrus. Sa kabilang banda, si Cyrus ay walang magawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, ang uod ay nakapasok na sa damit ni Margo sa oras na ito. Kung gusto ni Cyrus na alisin ang uod, kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa damit ni Margo, at kailangan niyang abutin mula sa harapan. Ang aksyon na ito ay talagang masyadong kapanapanabik, at si Cyrus ay medyo natatakot na gawin ito. Ano? Nasa damit mo na ngayon ang mga surot, o kaya'y kalugan mo ito para makita kung mapapaalis mo ang mga surot? Walang magawang sabi ni Cyrus. Ang bilis naman dito, ni hindi ako makagalaw, bakit ako nanginginig? Sabik na sigaw ni Margo. Pero kung ilalabas ko ang mga surot, baka maipit ang mga kamay ko sa loob ng damit mo, hindi mo naman ako masisisi, diba? Nag-alinlangan sandali si Cyrus at pagkatapos ay mahinang tinanong si Margo. Si Margo ay labis na kinabahan ngayon lang, at hindi na inisip ang tungkol dito, kaya nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, ang kanyang mukha ay agad na namula, tulad ng isang hinog na peach. Paano kung titigil ako? Tumingin si Cyrus kay Margo at nagtanong. Masyadong delikado ang parking, ikaw, umalis ka na dito, hindi kita sinisisi. Namula si Margo at sinabi ang pangungusap na ito. Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, isang bakas ng tensyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Anyway, you're my fiancé, okay lang na samantalahin mo, bilisan mo na. Magagamit lamang ni Margo ang pamamaraang ito upang aliwin ang kanyang sarili sa oras na ito. Huminga ng malalim si Cyrus at dahan-dahang ipinasok ang kanang kamay sa dibdib ni Margo. Ramdam ni Cyrus ang damit na panloob ni Margo sa sandaling ito. Ang pakiramdam na ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Cyrus at nawalan ng kontrol ang sasakyan. Cyrus, bilisin mo. Naramdaman ni Margo ang temperatura sa kamay ni Cyrus, at ang kanyang mukha ay naging tense, at ang kanyang maselang katawan ay bahagyang nanginag. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at direktang hinawakan ang bug, pagkatapos ay kinuha ang bug sa damit ni Margo at itinapon ito palabas ng kotse. Matapos itapon ni Cyrus ang uod, nagpakawala rin ng mahabang hininga si Margo, at halatang mas madali ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit kapag naaalala ang nangyari kanina, kinakabahan pa rin si Margo. Nako, tingnan mo ang dalawang taong ito, talagang nakaka-excite, at nagsimula silang maglaro ng napakabilis. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig ang boses ng isang batang babae. Dahil convertible ang kotse ni Cyrus. At medyo matangkad ang sasakyan ng kabilang partido. Nakita niya lang ang eksena ni Cyrus na inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Margo. At pagkatapos ay naisip ang sigaw ni Margo ngayon, kaya ang tao sa tapat ng kotse ay dapat na madaling gusot. Ngayon ang binatang ito ay talagang magaling sa paglalaro, at hindi siya natatakot na mamatay sa gitna ng kalsada. Nagsimulang magsalita ang lahat. Ang mga mata ni Margo ay kumislap sa galit matapos marinig ang mga salitang ito mula sa lahat. At lumingon si Cyrus at sinilip ang kotse sa tabi niya. Ito ay isang Audi na kotse na may plaka ng lisensya ng gobyerno, at sa oras na ito ay lahat ng mga kabataan sa kotse. Bagamat ang mga sasakyang minamaneho ng mga taong ito ay hindi naman talaga magandang sasakyan, napakaluma pa rin ang plaka ng gobyerno. Mula rito, makikita na hindi dapat ordinaryong tao ang mga taong ito. Galit na galit si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ng lahat, kaya ibinoling niya ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang bibig upang pabulaanan.
Ngunit inabot ni Margo upang pigilan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Huwag mong pansinin ang mga taong ito, ang mga taong ito ay naghahanap lamang ng isang pakiramdam ng pag-iral. Kung papansinin mo sila ngayon, sila ay magiging mas excited pa. Kung hindi mo sila papansinin, magiging honest sila. Matapos marinig ang mga salita ni Margo, nag-alinlangan sandali si Cyrus. Naramdaman niyang may kabuluhan ang sinabi ni Margo, kaya hindi na siya nagsalita. Tinapakan lang ang accelerator. Pagkatapos ay hinayla ang tuktok ng kotse pataas at tumakbo sa harapan. Nakaraan. Hindi na naabutan ng mga nasa sasakyan ng Audi na iyon matapos makitang umalis si Cyrus. Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng iyon? Gayunpaman, sa oras na ito, isang maislan at magandang babae na may isang pares ng malaking itim na salaming pang-araw sa kanyang mukha ay nakasimangot at sinabi sa kotse ng Audi. Ang batang babae kanina ay napakaganda, at medyo pamilyar ako nang tingnan ko ito. Nakangiting sagot ng batang nakaupo sa co-pilot. Sa oras na ito, mayroong 5 tao sa kotse ng Audi, 2 lalaki at 3 babae. Ang batang nagmamaneho ng sasakyan ay napakagwapo at mukhang bida na lumabas sa comics, at ang relo sa kanyang kamay ay isa ring sikat na relo na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Iba ang ugali niya sa karaniwang tao. Dapat ay isang mayamang ikalawang henerasyon. At napakalakas ng batang kasama sa co-pilot. Sa mga oras na ito, nakasuot lang ito ng itim na tight t-shirt, at sa isang sulyap ay makikita ang kanyang nabuong mga kalamnan. Kahit hindi siya martial artist, malamang ay isang tagapagsanay. Sa likod na hanay ay may 3 babae. Sa kanila, ang pinaka-outstanding ay ang kagandahang may salaming pang-araw. Kahit na walang paraan upang makita ang kagandahan ng kagandahan, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ugali ng katawan, makikita mo na siya ay talagang super ganda, may balingkinitan, baba at maselang bibig. Napakadaling lituhin ang mga tao. Para naman sa 2 pang babae, medyo maganda rin sila, at mga international brand din ang kanilang mga damit, at hindi dapat simple ang background ng kanilang pamilya. Kabanata 1238. Ang impluwensya ng terorismo. Ate Annie, ngayon mo lang ba kilala yung babae? Sa oras na ito, kinuha ng isang batang babae ang inisyatiba upang tanungin ang kagandahan sa salaming pang-araw. Oo, bakit hindi ko pa nakikilala ang babaeng ito? Sino ang babaeng ito? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan. Mahinang sinabi ng dilag sa salaming pang-araw, hindi ko dapat kilala ang babaeng iyon, ngunit pakiramdam ko ay medyo pamilyar ang babaeng iyon, parang nakita ko na siya sa isang lugar. Ate Annie, parang na-impress ako sa mga sinasabi mo. Bakit parang nakakita ako ng litrato nitong babaeng to? Mahinang sabi ng batang lalaki sa itaas ng co-pilot. Naalala ko, nakilala ko nga itong babaeng ito, anak siya ni Tita Jasmine. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang gwapong nagmamaneho. Anak ni Tita Jasmine. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ng dilag sa sunglass matapos marinig ito. Tama, nagsagawa ng board meeting ang grupo ng UniAsia kanina. Walang oras pumunta ang nanay ko, kaya pumunta ako. Nakita ko mismo ang babaeng ito. Anak siya ni Tita Jasmine na si Margo. Sabi ng gwapong nagmamaneho sa sobrang higpit na tono. Ang iba pang 2 batang babae sa kotse ay tila hindi masyadong pamilyar kay Jasmine, kaya mabilis silang nagtanong, Sister Annie, ano ang pinag-uusapan ninyong 2? Huminga ng malalim ang dilag sa salaming pang-araw at sinabi sa mahinang boses, sa tingin ko rin ay anak ni Tita Jasmine ang babaeng ito, dahil nakilala ko si Mr. Lee kanina, at sinabi sa akin ni Mr. Lee na engaged na siya, kaya ako curious pa rin ako hanggang sa dulo.
Sino ang maswerteng makakagawa ng marriage contract kay Master Kevin? At ipinakita rin sa akin ni Master Kevin ang larawan ng kanyang fiancee, at sinabi rin na anak siya ni Tita Jasmine. Imposibleng sabay tayong mag-iwas ng tingin. Sabi ng gwapong nagmamaneho sa mahinang boses. Kung gayon, ito ay maaaring medyo mahirap. May kakaibang tingin sa mga mata ng dilag na naka-sunglasses, at nakakunot ang noon niyang sabi. I didn't expect na ang fiancee ni Mr. Lee ay nakikipaglokohan sa ibang lalaki sa labas na nasa likod si Mr. Lee. Halata namang naka-green na sombrero si Mr. Lee. Sabi ng gwapong nagmamaneho sa mahinang boses. Oo nga, kung hindi lang talaga tayo nagkita, wala namang makakaalam nito, diba? Malumanay na sagot ni Beauty in Sunglasses. Ate Annie, Berto Yu, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Bakit kayo nalilito? Sino ang babaeng ito? Sa oras na ito, ang dalawa pang babae ay ganap na natigilan. Oo, bakit may kinalaman ang bagay na ito kay Young Master Kevin? Ano ang nangyayari? Naguguluhan ako. Mabilis namang sumunod ang isa pang babae. Matapos marinig ang mga salita ng dalawang babae, si Berto, na nagmamaneho, ay may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Bagamat ang dalawang babaeng ito ay maaari ding ituring na pangalawang henerasyon ng mayaman, maraming uri ng pangalawang henerasyon. Ang dalawang ito ang mga babae ay sadyang may kaunting pera sa pamilya, ngunit walang tunay na kapangyarihan sa kamay. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang dalawang babaeng ito ay may napakagandang relasyon sa babaeng may salaming pang-araw na si Annie. Si Berto ay walang anumang intersection sa dalawang babaeng ito sa lahat. Maaaring ito ang tuntunin sa pagitan ng mayamang ikalawang henerasyon. Minsan hindi lang basta may kaunting pera ka sa pamilya mo at pwede ka na mag-integrate sa tunay na upper circle. Tutal hindi lang kailangan ng pera, kailangan mo rin magkaroon ng lugar na magagamit ng iba. At ang dalawang babaeng ito ay karaniwang tipong may malalaking suso at walang utak, kaya halos imposibleng sumama sa bilog ni Berto. Bagamat hinamak ni Berto ang dalawang babaeng ito sa kanyang puso. Naunawaan din niya ang katotohanan ng mundo, kaya't ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang dalawang babae, at pagkatapos ay bahagyang nagpaliwanag. Master Kevin, dapat kayong dalawa ay magkakilala. Panipi. Siyempre gusto ko, ngunit sino ang hindi sa Young Master Kevin? Mabilis na tumango ang dalawang babae. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Lee kung saan matatagpuan si Kevin ay kabilang sa isang napakatanyag na mundo ng martial arts sa China. At si Kevin ay ang hinaharap na tagapagmana ng pamilyang Lee, kaya't si Kevin ay sikat na sikat sa mga mayamang second generation circle sa China. Noong nakaraan, sinabi na si Mr. Lee ay maaaring pumasok sa isang kontrata ng kasal sa isang babae, ngunit si Mr. Lee ay hindi umamin ito sa kanyang sarili, kaya hindi mo alam kung tungkol saan ito. Tumingin si Berto sa dalawang babae at nagpatuloy. Nakagawa na ng marriage contract si Young Master Kevin. Kailan nangyari? Sino ang maswerte? Mabilis na tanong ng dalawang babae. Ang pamilya ng fans sa Quezon City ang gumawa ng kontrata ng kasal kay Master Kevin. Kung tutuusin, ang pamilya ng fan ay maaaring ituring na isang napakatanyag na martial arts na pamilya, kaya ang pamilya fan at ang pamilyang Lee ay magkatugma din. Ang bagay na ito ay nasa pagitan ng Old Man Fan at Old Man Lee. Silang dalawa ang personal na nagpasya. Ngunit hanggang sa ang bagay ay 100% na nakumpirma, maaaring hindi mo matanggap ang balita, at nalaman din namin ang tungkol dito mula kay Master Kevin. Nagpatuloy si Berto sa pagpapaliwanag. Familiar ako sa fan family, sino sila? Mabilis na tanong ng isa sa mga babae. Ang taong ito ay si Margo,
ang anak ni Tita Jasmine, ang babaeng nakita natin ngayon. Sabi ni Berto sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Berto, ang dalawang babae ay natigilan lahat, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, naiintindihan na nilang dalawa ang nangyayari. Berto, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung ang fiancé ni Master Kevin ay ang babae ngayon lang, hindi ba ibig sabihin na binigyan ng nobyo ni Master Kevin si Master Kevin ng berdeng sombrero? Sinigawan ng isa sa mga batang babae si Berto na may sobrang excited na ekspresyon. I'm not talking nonsense, but this woman should not be regarded as Master Kevin's fiancé. It's just that the two families have this idea, but the matter is not yet determined. Buti na lang at maaga naming nalaman, otherwise this matter will maging mas mahirap. Sumimangot si Berto at sinabi sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Berto, ang dalawang batang babae sa kotse ay agad na natigilan sa pwesto, na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil kung hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ituturing na lang nila si Margo bilang isang ordinaryong tao at hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Ngunit pagkatapos malaman kung ano ang nangyayari, malalaman ito ng dalawa sa kabigatan ng problema. Tandang padamdam. Talagang ginawa ng nobya ni Master Kevin ang ganoong bagay kasama ang isang kakaibang lalaki sa sasakyan. Kung kumalat ang balita, kapwa mapapahiya ang pamilya Fan at ang pamilya Lee sa pangyayaring ito. Sa oras na iyon, maaaring mawala ang mukha ni Rene Fan. Kung tutuusin, kahit na tinitingnan ng dalawang pamilya ng Fan family at Lee family ang buong China, isa sila sa pinakamalalaking pamilya, kaya sobrang nakakatakot pa rin ang epekto ng naturang insidente. Kabanata 1239. May magandang palabas na panoorin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi ni Annie na may blankong mukha. Berto, huwag mong masyadong seryosohin ang bagay na ito. Tutal, hindi pa talaga nakakagawa ng kontrata ng kasal si Young Master Kevin kasama nitong si Margo, kaya ngayon nakita ko na. This out. Hindi pa huli ang lahat. Malinaw. Ang mga salita ni Annie ay sa oras na ito ay upang paalalahanan si Berto na huwag gawing malaki ang insidenteng ito. Dahil kapag naging malaki na ang insidenteng ito, wala itong maidudulot na mabuti sa sinuman. Bagaman walang marriage contract dati, tinawagan ako ni Mr. Lee kahapon, at sinabi niyang plano rin niyang pumunta sa Quezon City para mag-propose ng kasal sa Fan family habang ang head ng Fan family ay nagdaraos ng birthday banquet. Panipi. Walang ekspresyong sinabi ni Berto. Ano? Matapos marinig ang sinabi ni Berto, si Annie ay natigilan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas nabigla. Dahil nakagawa na si Young Master Kevin ng mga plano na mag-propose ng kasal, nangangahulugan ito na binibigyang halaga pa rin ni Young Master Kevin ang bagay na ito. Bulong din ni Berto habang nagmamaneho. Hindi na nagsalita si Angie this time. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring huli na ang lahat. Idinagdag muli ni Berto, kung tutuusin, mayroon siyang napakagandang relasyon kay Master Kevin, kaya ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapangit sa oras na ito. At nang marinig ni Annie ang mga salita ni Berto, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata. Kung hindi nila aabisuhan si Young Master Kevin, maaring masama ang loob nila. Ngunit kung sasabihin nila ito kay Young Master Kevin, maaring magdulot din ito ng ilang kaguluhan. Naglakas loob akong magsuot ng cuckold kay Young Master Kevin, hinding-hindi ko pababayaan ang dalawang taong ito. Walang ekspresyong sumigaw si Berto, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nagpatuloy. Tatawagan ko si Master Kevin ngayon at sasabihin ko kay Master Kevin ang tungkol dito.
Ang pamilya ng fan ay masyadong malayo sa pagkakataong ito, halatang alam na ang Margot na ito ay hindi isang mabuting tao. Hiniling pa niya sa kanya na pumasok sa isang marriage contract kay Young Master Kevin. Hindi ba ito malinaw na senyales na gusto niyang gawing masama si Young Master Kevin? Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti ng pamilyang Lee? Berto, huminahon ka muna. Sumimangot si Annie. At tumikim si Berto matapos marinig ang mga salita ni Annie, at sinabing blanco. Annie, ganito na ang mga bagay, paano mo ako mapapanatag? Sa palagay ko hindi ang mga bagay ang iniisip mo. Sumimangot si Annie. Bahagyang tumingin si Berto kay Annie. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang binata sa co-pilot. At sinabi sa mahinang boses, Brother Son, maganda ang relasyon mo kay Young Master Kevin, si Young Master Kevin ay palaging tumatawag. Ikaw kapatid, ang bagay na ito ay wala kang pakialam, tama ba? Tumingin si Brother Son kay Berto at huminga ng malalim. Pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, dahil ang bagay na ito ay may kinalaman kay Young Master Kevin, at nagkataong nakita ko ito, natural na hindi ko ito papansinin. Matapos marinig ni Annie ang pag-uusap ng dalawang taong ito, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, dahil ang kapatid na ito na si Son sa panahong ito ay hindi ordinaryong tao. Ang orihinal na pangalan ni Brother Son ay Sandro Son. Ang ama ni Sandro Son ay nagsilbi bilang isang commander sa isang partikular na rehiyon ng militar sa China, at ang kanyang lolo ay isang malaking tao na may kamangha-manghang background. At ang kapatid na ito na si Son ay umuunlad din sa rehiyon ng militar, at ang kanyang kinabukasan ay walang hanggan. Marahil ay makakahanap siya ng napakataas na posisyon. Ang gayong nakakatakot na background ay lumikha din ng isang walang takot na karakter ni Brother Son, at hindi niya isasaalang-alang ang mga kahihinatnan kapag siya gumagawa ng mga bagay-bagay. Kung makikialam siya sa bagay na ito, tiyak na lalaki ng palaki ang bagay na ito. Higit pa rito, may isa pang Berto sa oras na ito. Nakakatakot din ang background ng pamilya ni Berto. Kung pagsasamahin ang dalawang taong ito, tinatayang kahit tingnan mo ang buong China, hindi naman kaunti ang mga tao. Sinong maglalakas loob na kalabanin silang dalawa? Sa proteksyon ng pamilyang Fan, natural na hindi mahihirapan si Margot, ngunit inaasahang magwawakas ng masama ang kasintahan ni Margot. Kung tutuusin, nasaktan niya ang isang tao na hindi dapat nakasakit sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, hindi napigilan ni Annie na bumulong ng mahina. Brother Son, Berto, sa tingin ko dapat kayong dalawa ay maging mahinahon at mahinahon, maaaring may ilang hindi pagkakaunawaan sa bagay na ito. Anuman ang mangyari, ang pamilya ng Fan ay ganoon din. Isa sa pinakamalaking pamilya sa China. Kung talagang hindi mabuting tao ang Margot na ito, hinding-hindi niya ito ipapakilala kay Young Master Kevin. Kaya dapat nating imbestigahan ang bagay na ito bago ipaalam kay Young Master Kevin. Kung hindi, kung mayroong anumang hindi pagkakaunawaan, ito magiging mahirap. Annie, huwag kang magsalita para kay Margot, hindi mo ba narinig ngayon lang? Si Margot na iyon ay sumisigaw sa loob ng kotse, at ang bata ay ipinasok na ang kanyang mga kamay sa damit ni Margot. Silang dalawa, sino ang maniwala ka kung walang nangyari? Nakasimangot ang isa sa mga babae. Oo, iniisip ko rin na hindi simple ang relasyon ng dalawang taong iyon. Mabilis namang sumunod ang isa pang babae. Kailangan kong tawagan si Master Kevin ngayon para ipaalam kay Master Kevin ang tungkol sa bagay na ito. Kung ano ang susunod na planong gawin ni Master Kevin, wala itong kinalaman sa akin. Walang ekspresyong sinabi ni Berto. Nang makita ni Annie ang determinadong saloobin ni Berto, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa oras na ito. Ang isa sa mga batang babae ay hindi napigil ang sumanggot ng malamig. At pagkatapos ay sinabi na may blankong mukha.
Ang Margo na ito ay talagang hindi alam kung ano ang gagawin, maaari niyang pakasalan si Young Master Kevin, na isang pagpapala na kanyang nilinang sa walo. Habang buhay, at ngayon ay mayroon pa rin siya. Maglakas loob na makipaglokohan sa ibang mga lalaki, at maging napakalantad, ito ay ang huwag pansinin si Master Kevin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Annie, gusto niya munang magsalita, ngunit pagkatapos niyang huminga ng mahina, hindi na siya nagpatuloy sa sasabihin. Kung tutuusin, ang bagay na ito mismo ay walang kinalaman sa kanya. Kung sasabihin mo ng sobra, ito ay kasangkot ang iyong sarili sa bagay na ito, kaya mas mabuti na huwag sabihin ito. Higit pa rito, hindi kilala ni Annie si Margo, at ang nangyari kay Margo ay walang kinalaman sa kanya. Matapos huminga ng malalim si Berto, direktang inilabas niya ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay hinanap ang numero ni Master Kevin at dinyal ito. Dududo. Matapos magring ng 2 beses ang telepono, sa wakas ay sinagot ni Master Kevin ang telepono. At direktang sinabi ni Berto kay Master Kevin ang nakita niya ngayon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Berto, hindi gaanong nagsalita si Master Kevin, ngunit tahimik na ibinaba ang telepono. Hindi ko inaasahang pupunta ako sa Quezon City sa pagkakataong ito, at magkakaroon ng mga hindi inaasahang tagumpay. Baka may magandang palabas tayo sa susunod. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Berto na may blankong ekspresyon. Kabanata 1240. Ano ang relasyon mo sa kanya? Nilingga ni Annie ang kanyang ulo upang tingnan si Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng magawa, ngunit mayroon na itong masamang premonition sa kanyang puso, at naramdaman niyang may maaaring mangyari. Nga pala, iilan lang sa atin ang nakakaalam ng bagay na ito, at hindi magandang bagay, kaya huwag mo nang ipagkalat. Kung ito ay kumalat, ikaw ang bahala sa panganib. Sa sandaling ito, biglang pinaalalahanan ni Berto ang 2 babae sa likod ng kotse. Mabilis na tumango ang 2 babae. Tutal, kahit bigyan pa sila ng 10,000 lakas ng loob, hinding-hindi sila maglalakas loob na sabihin ito. Sa kabilang panig, sa wakas ay dumating sina Cyrus at Margo sa Quezon City matapos ang halos kalahating araw na pagmamaneho. Pagkarating sa Quezon City, kinuha ni Margo ang kanyang mobile phone at tinawagan si Jasmine. Margo, nakarating ka na ba sa Quezon City? Masayang tanong ni Jasmine matapos sagutin ang telepono. Dumating na kami ni Cyrus, saan tayo pupunta? Walang magandang impresyon si Margo sa Jasmine na ito, at malamig na sumagot. Margo, may gagawin ako dito. Wala akong oras para sunduin ka. Pwede ka na lang ni Cyrus na pumunta ng direkta sa Fan Family's Manor, at pagkatapos ay pumunta sa guest room department. Pagkatapos ay mag-aayos sila ng isang lugar para sayo. Sinabi ni Jasmine kay Margo ang lokasyon ng Fan Family Manor, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Matapos malaman ni Cyrus ang lokasyon, diretso siyang nagmaneho sa Fangie Manor. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Cyrus at Margo sa Fan Family Manor. Ang pamilya ng Fan ay sikat pa rin sa Quezon City, kaya ang lumang bahay ng pamilya ng Fan ay isang napakalaking classical manor. Ang manor na ito ay mas nakakatakot kaysa sa manor ni Jasmine, na sumasaklaw sa isang lugar na halos 100 ektarya. Ang pagkakaroon ng ganoong kalaking lupain sa dagat ay isa ng kahangahangang bagay. At ang mga gusali sa asyenda ay pawang itinayo sa estilo ng Republika ng China. Kapag pumasok ka sa asyenda, para kang direktang naglakbay sa panahon ng Republika ng China, na nagbibigay sa mga tao ng napakagandang pakiramdam. Bukod dito, napaka-attentive din ang disenyo sa manor na ito. Lahat sila ay dinisenyo ng mga nangungunang designer sa mundo. One-to-one daw ang Yuan Mingyan.
kahit na ang pinakaordinaryong mga kwarto ay maihahambing sa 5-star room hotel. Kahit na tingnan ng naturang asyenda ang buong China, hindi naman iilan ang mga manor na kayang gumawa ng ganoong sukat. Bagamat ang pamilya ng fan ay palaging napaka-lucky, malabong maramdaman ni Cyrus na hindi nagsisinungaling si Jasmine matapos makita ang manor. Tunay na napakalakas ng pamilyang fan. Pasok na tayong dalawa. Lumingon si Margo kay Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, at saka dir-diretsyong naglakad papunta sa manor. Bagamat ang ekspresyon ng mukha ni Margo ay mukhang napakalma pa rin sa oras na ito, siya ay labis na kinakabahan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa bahay ni Fan. At hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, kaya siya patuloy na ginagamit ng kanyang maliit na kamay ang kamay ni Cyrus ng mahigpit, naglalabas ng kanyang emosyon. Matapos makita ni Cyrus na tila medyo kinakabahan si Margo, nilinggan niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Margo, at mahinang sinabi, "Huwag kang masyadong kabahan, nandito ako." Mabilis na tumango si Margo. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nahanap na nina Cyrus at Margo ang housekeeping department. Direktang sinabi ni Margo ang pangalan ni Jasmine, ngunit sinabi ng mga tao sa housekeeping department na wala na talagang puwang ngayon. Dahil malapit nang gaganapin ang birthday banquet ng Padre de Familia Fan. Ang mga kaapo-apuhan ng Fan family ay bumalik na lahat mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pagkakataong ito ang Fan family ay nag-imbita ng maraming bisita, kaya kahit na ito ay napakalaki ang isa sa mga manor house ay matagal nang inookupahan. Kahit na ang posisyon ni Jasmine sa pamilya ng Fan ay mas mataas na ngayon kaysa dati. Ngunit hindi pa rin si Jasmine ang pangunahing karakter ng pamilya ng Fan. Kaya hindi siya partikular na pinahahalagahan sa pamilya ng Fan, at ang dating na pagkasunduan na si Lid ay inookupahan na ng iba. Matapos makitang walang bakanteng mga si Lid, lumingon si Margo para tingnan si Cyrus, at mahinang sinabi, "Cyrus, mukhang sa labas lang tayong dalawa ang makakatuluyan. Ayos lang, ayoko namang tumira dito eh." Nakangiting sagot ni Cyrus. Si Margo ay hindi pamilyar sa sitwasyon sa panig ng pamilya ng Fan. Kaya walang paraan upang makahanap ng mag-aayos ng silid, kaya maaari lamang niyang piliin na kunin si Cyrus upang manirahan sa labas. Kinuha ni Margo ang kanyang mobile phone para tawagan si Jasmine at sinabi sa kanila na sa labas sila titira. Ngunit nang ilabas ni Margo ang kanyang telepono, isang magandang dalaga ang pumunta sa gilid ni Margo, tiningnan si Margo pataas at pababa, at mahinang nagtanong, "Ikaw dapat ang anak ni Jasmine, tama ba?" Matapos itong marinig ni Margo, mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at sinulyapan ang dalaga. Nakilala na niya ang dalagang ito dati. Ang dalagang ito ay pinsan ni Jasmine na si Melay Fan. Si Jasmine at Melay ay hindi kailanman naging napakahusay sa pakikitungo sa isa't isa, nang makita ko ang babaeng ito nang bumalik ako sa China, tinuya ng babae si Margo Yin at Yang. Hindi maiwasan ni Cyrus na sumulyap sa dalaga. Dapat ay nasa 40 taong gulang ang dalaga, may sexy na katawan at well-maintained, nagbibigay ng kaakit-akit na pakiramdam. Sa mga oras na ito, may isang lalaking nasa katanghali ang gulang sa tabi ng dalaga. Ang lalaking ito ay dapat na asawa ng dalaga. "Nagkita na ba tayong dalawa? Margo ang pangalan mo." Sumimangot si Melay at tinanong si Margo. "Nakita ko." Bahagyang tumango si Margo. "Anong ginagawa mo nakatayo dito? Wala ka bang kwartong matitirhan? Pwede ba akong mag-ayos ng kwarto para sa iyo, ika-apat na tita?" Kakaibang sinabi ni Melay ang Yin at Yang. "Hindi na kailangan." Sa oras na ito, si Margo ay hindi masyadong interesado sa pamilya ng Fan, at ayaw niyang magsabi ng anuman sa Melay na ito, kaya lumingon siya at sinabi kay Cyrus, "Cyrus,
Terran na bahagyang tumango si Cyrus. Margo, bakit ba ang bastos ng anak mo? Hindi mo ba alam na tita mo ako? Medyo nagalit si Melay nang makita niyang aalis na si Margo, kaya mabilis siyang sumigaw. Hindi kita kilala. Direktang sumagot si Margo. Ikaw. Natigilan si Melay nang marinig niya ito, paano niya naisip na hindi ibibigay ni Margo ang kanyang mukha ng ganito. At hinawakan ni Margo ang kamay ni Cyrus at nagplanong umalis. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Melay matapos makitang magkahawak kamay sina Margo at Cyrus, at mabilis siyang nagtanong, "Tigilan mo yan, ano ang relasyon mo sa batang ito?" Hindi napigilan ni Margo na matigilan pagkatapos marinig ito.